Newman reports on one person already using the brand new system. Hello mga kababa, good evening at welcome dito sa arrival ng Jebel Ali. So, ilang hours na pagkita namin sa Abu Dhabi at yun na kami sa Jebel Ali ngayon. So, pupunta na ako sa up station para ma-ready ko yung mga dapat ma-ready doon. Baka nandiyan na rin yung mga tropa natin at nauna na. Kasi mga kababa natin mga ano to, mga bata pa, masigasig. Yan o. Agad yun! Isang tag namin naka ano, sa starboard side quarter, starboard quarter. Starboard bandiya. Okay, starboard ko banda na. Bakit ka sa restaurant? Sige, pagkaya pa to, bato. Second sub 10-4 jalo ko. Okay. Oh, 940 pump to the button. Hilay mo, wag bitaw, hilay. Loko-loko to. Loko-loko to, biglang lumayo. Tag mo yung fast forward. Hila contest yan, hila. Reach up, picking up tags line, starboard the quarter. So, yan, kailangan check up. Dahil minsan mga lukulukong tumatag sa ito. Okay! Reach aft tag made fast on starboard quarter. Bridge aft tag made fast starboard quarter. So, Jebel Ali, isa na namang mayaman na bansa ang pinunta namin, pero saksakan din ang init. Alam mo ba yung story ng ano, Jebel Ali? Gusto kong malaman. Hindi mo alam. Ikaw, alam mo yung story ng Jebel Ali? Hindi. Patay tayo dyan. Mag-aano mo tayo sa history kung ano yung story nito. Last port para dito sa mga Arabo. Last 6-4. Si Mayor, uwi na. Tanggal. Okay, let go. Bridge, after cast off on center lead. After cast off from center lead, okay. So ready na ang mga lubid namin, pati heaving line. So again, 5 and 2, spring line first, then next is turn line.
Ito naman yung mga stern line, outer stern line. Kala mo mga jirapi ba yung mga crane, no? Nagumpaka na si Tano. Pagka lalabas ng pilot ladder, wala mo nang lalabas hanggat hindi nag ano siya, acknowledge. Tapos pag reporting, kailangan ano, complete. Ayaw niya lang yung shortcut na ball jack niya si ano kanina. Jason. Rock and roll! Mga kababa, at nakadikit na kami, naka 5 and 2 at sila naman ang magtatrabaho, magkakaroon operation naman sila, so kanya-kanyang oras lang naman yan eh. So ako naman eh magpapahinga maya-maya at bukas na naman ang umaga, sigurado to hataw store at provision dito sa Jebel Ali yan, no? Kung mabasa nyo, ewan ko. Estibador ba? Ayan yung mga estibador, nag-unlash na sila. Ayan. 2,000 years later. Tubig yan, ah. So we have an import from Thailand. Speak Thailand. Maybe lie. Maybe lie. Di mak mak. Very good. Okay, loose handbrake. Yeah. Next thing, ah. Oh, so, oh, okay. Oh, push. Para ano to, magtatayo na swimming pool, Rick. All water, ha?
Para malungkot ka dyan, ah. Tapusin namin to, provision. Oh, pasok. Mga 12:04, nagkakain na mag-duty sila. Sa mga ito ni Mayor. Na lang? Oh, tubig. Yan, ang stock room namin. So, last trip yan. Tapos, meron dito, nagbigay yung for the boys now. Yan. Yan ang mamaganda sa mga Chandler, nagbibigay sila ng for the boys, sombrero. Iba-iba pa. So ayan mga kababa, ayan yung mga freebies na binigay nung sa Chandler. Ayan, yan ang isa sa kagandahan ng pag nag-provision kayo, yung mga Chandler, mga galante. At nagbibigay sila ng iba't ibang klase. Ayan, gaya nito, sombrero, baraha, minsan USB, t-shirt. Ayan, depende sa kanila. So sa ngayon, ang mabigay nila donut nga raw tsaka itong mga sombrerong to. So yung mabibigyan ko na itong ibang sombrero, yung mga tropa natin na tumulong sa pagbubuhat. So according to steward, may abiso na raw ni kapitan na yung mga bumuhat, yun ang mas maraming partition. So bibigyan siguro natin sila tiga tatlo or apat na piraso, depende. Pero syempre, yung ibang tropa natin, bibigyan din natin dahil share your blessing lang naman to eh. Tsaka para din matuwa rin sila. At least may souvenir sila. Yan. Yan din ang kagandaan pagka yung kapitan mo galante. So, pinapaubaya na yung mga gantong bagay sa mga crew niya. Kaya, eto. At magbibihis muna ako dahil mapawis na pawis talaga sa labas sa sobrang init at dami ng ginawa. So para rin na makakain na rin ng tanghalian. So kita-kits tayo mamaya uli dito pa rin to sa Jebel Ali. Hello mga kababa, welcome to Jebel Ali. Yan. So for your information, itong Jebel Ali tsaka yung last port namin na Abu Dhabi ay magkapatid lang sila. So pareha sila ng flag, oh. So ito ay under ng Dubai. So itong Jebel Ali na to ay isang mayaman na lugar din. So kung makikita nyo doon sa malayo doon, ang lalaki ng mga building nila, ang gaganda, oh. Ayan, oh. Tapos meron din silang Ferris wheel na napakalaki. Ayan. Wow. Kaso ang masamang balita nga lang dyan, hindi natin mapupuntahan. Hanggang dito lang tayo. Hanggang takaw tingin. So enjoy na lang natin muna hanggat nakikita natin. So continuous pa rin yung cargo operation nila at medyo may kababaan yung crane nila, oh. Oh. So nakikita mo yung gantry crane nila halos nandito lang sa tapat ko. So itong bansang Dubai, talagang super rich. Kilala sila sa mga langis at ginto. Yung mga magkakapatid na to, talagang ay nako, sana maging kapatid ko rin sila, si Jebel Ali tsaka si Abu Dhabi.
So asahan mo na, dahil nga sa magkalapit na lugar lang sila, eh talagang mainit din dito. So sa banda dun, nakita nyo yung mga langis nila, yan mga oil product, naglalakihan yung mga tangke. Yan o, kaya bilyon talaga ang mga pera nila rito. Kaya itong lugar na to, Jebel Ali, isa rin to dinarayo ng mga workers na mga third class country, mga ganun, or kahit mga second class country, dahil malaki nga ang bigayan dito. So itong port na to eh talagang busy. So ito yung name ng port nila, DP World. So DP World is Dubai Port World, parang ganyan yata siya. Wow. So tara, baba na tayo at meron pa tayong tatapusin na trabaho sa baba. At naghihintay na siguro yung stores at provision. So yan ulit mga kababa ang Jebel Ali sa taas ng aming Monkey Island. So yan mga kababa, yan yung ginamit naming crane nung nagpo-provision kami. At may konting sira siya dahil hindi siya nag swing sa starboard side. So kumakita yung sa video, kailangan lagi ito ng isang tao ron para siya mag-swing dun sa main control niya. Tapos sa ibang control niya, okay na rin. So kaya ko na yun. Gumagana siya sa remote control. So bibigyan ko lang kayo ng konting tip para in case na kayo naman ang gumamit ng gantong klaseng crane o kahit ng ibang crane. So yung mahalaga lang, yung dalawang tip na ibibigay ko sa inyo, yung kapag kami binibira na, huwag na huwag kayong tatapat sa ilalim niya. Kasi anytime, baka biglang maputol or mapigtas or biglang bumagsak yung binubuhat nyo. So sigurado, alam nyo na ang kasunod nun. So keep clear always. Yan nga ang isa sa mga patakaran dito kapag ginagamit yung crane. Kahit anong klaseng crane, keep clear yung ilalim. Hindi ka pwede doon sa ilalim. At yung pangalawa, eto, puntahan natin. Eto yung pangalawa. Yung sling, na kahit anong sling nyo, wire sling, rope sling, or cargo net sling, siguraduhin nyo na nakapasok siya rito. Kasi baka dito lang siya sa labas, ganun din. So, walang bisa yon, delikado. Baka mamaya pagkabira nyo, humulagpos. So, make sure, lagi yung latch nya nandito sa loob niya yung kagayan to. So, walang sabit. So, yan ang safe na safe. So, yan lang mga kababa, yung mga tips para pagka nag-crane kayo. Good morning mga kababa. Maya-maya magdi-departure na kami na dito sa Jebel Ali. Mga balita sa akin ng bubit ko eh 10 a.m. ang alis namin. So right now is 8 a.m. in the morning. So pagka departure, syempre magsi-securing na kami. So hintay-hintay tayo ng tawag na lang kay chief officer o kaya sa duty officer. So kasama sa pag-securing itong mga yan o, yung mga kalat ng borders namin, yan mapasura nila. Marami-rami yung borders namin yan. Ayan, mga kalat nila. Wala na silang bayad sa pag-stay nila rito. Nagkalat pa.
At may mga basura naman kami naka-install sa every 30 meters. Pero ganun pa man, dyan pa rin nila nilalagay yung kalat nila. So yan ang pupulutin namin mamaya para kesa, kasi pagka nag-departure na, mahanginin yan eh. So mapupunta sa dagat. So kawawa na may mga isda natin, mga creatures natin sa dagat. Yan, pollution na yan. So kailangan maagapan yan mamaya. Ito may isang borders din kami eh. Oh, ayan. So ayan yung crow. At kinakain niya yung mga mismis na mga estibadors namin. Isa pa. Tawag ka pa. So ayan yung mga estibador na nagla-lashing. Medyo mabigat yung trabaho nila kasi mabibigat din tong bakal na to. So kung merong 7 kilos, yan. Yung isang bar, meron yan. So all good, my friend. Okay. So, ito na yung tag natin. Naka-standby na kami sa app station. Tag may fast forward. Tag may fast forward. Kaya? Ayan. May stopper oh. Tapos isignala mo na doon na naka-fix na. Okay! Bridge, aftag main pass, starboard quarter. Aftag main pass, starboard quarter. Yeah, I'm single up and 2 and 2. Reach up, 3 stern line out of the bollard, picking up. Reach up, holding on 2 and 2. Holding on 2 and 2. Sabi mo, sila doon sa forward, 3, 4, dito, 2 lang. Kung ano, malapit sa puso ng tipmate, doon ang pinaka-forward. Oo, oh, ibig sabihin yan, isa kang alamat. Ang pangalan mo, sisikat. Ayan. Ayan. Ano, ang tinawag ka, Jimmy Alino?
Tandaan nyo, ito, magiging legend to. Secured na rin kami at tags na lang ang kulang. Ile-let go maya-maya to. So kapag sinecure, eto po yan. Power and off, you can let go the tag. Copy up, let go the tag. So, brake, naka-gear out, tapos eh, ito yung ano yung tali niya. So, let go natin yung tag. Pinapalet go na. Bridge after castle. Afterward, thank you. A few moments later. Yan. Yan yung nakolekta namin mga basura sa pag-iikot namin. Dito sa isang port lang yan. May ilang supot yung nakolekta natin nun? Magtatatlong supot. Magtatatlo. Meron pa sa kabila yan eh. Dito lang yan. Sa starboard side. Simula accommodation ng forward accommodation hanggang sa forward. Grabe oh. Bukod pa yung sa mga ano yan ha, sa mga catwalk. Ito, mga nakula lang to. Kwarto na to. Dito lang yan. Naglalaman to ng mga pagkain. Tsaka sa mga gilid-gilid. Buter na lang ha, veteran moves yung mga kasama ko. Shout out pala sa mga Estiba dyan sa Jebel Ali. Anong gusto mong sabihin? Ha? Mga Estiba sa Jebel Ali, umayos-ayos kayo. Mabwisit! Pahirap. Walang kulay. Ang naglalaman ng bayong ay sa halagang 100,000 pera o kahon. Kahon. Huling tawad. Pera ko. Oy, alam mo na ako, oy. Pucha panis na. Oh, ayan. Talaga kinakain niya lang. Eh yung kanin natin nakaraan, ha, ganyan. So, kapag nagtapon tayo ng ano, ng kanin na curry flavor sa dagat, pagka nakahuli ka ng isda na ano, at ang lasa ay curry flavor, so alam mo na yon, ikaw yung nagtapon ng kanin na yon. Dito ko siya tinapon sa bandang Jebel Ali. So, eto yon, mga ibang basura nila sa mga garbage bin namin.
So, assorted na rin to. Isisegregate pa namin to. Dahil may policy kami na segregate yung mga garbage sa papel, plastic, sa kahoy, sa mga ganyan ba. So, pahirap, di ba? Extra time to.